si Twin Mac. Ayan. So, happy November. And yeah, I'm sorry if late tayo mag-upload kasi alam nyo na, bumagyo, kuryente, tapos yung ilaw ko, ang tawag nito, diba nag-brown out? So, hindi ko na mabuksan kasi nasira na yung starter sa kalumaan. Ayan, ang lutong na pala nung lagayan ng starter. So, wala akong ilaw. Ang gamit ko lang is yung ilaw ng parang ring light eme. Ayan. And of course, ayan, welcome of course sa mga bago. And welcome back sa mga laging nanonood ng videos natin. And yes, this is for your November reading. Ayan. So, gagamitin natin yung marigold na deck, monology na oracle, and of course, yung magandang cloth natin since it's November. And yes, lagi kong sinasabi, kunin nyo lang kung ano yung nag-resonate sa inyo at iwan nyo yung hindi nag-resonate. Okay? And of course, just in case na hindi nyo pa rin marinig yung audio kasi hindi ko alam kung bakit or anong nangyayari, siguro full volume nyo na lang kasi yung boses ko, hindi ko alam yung ganito na. May mic din ako. And since madaling araw nga ako kumukuha ng video, hindi naman ako pwedeng magsigaw-sigaw. Ayan, hindi, kasi baka magising natin yung mga tulog. And of course, may mga kapitbahay din tayo na baka magising. Ayan, so yeah. So again, kunin nyo lang yung mag-resonate sa inyo and then leave whatever yung mga hindi. And of course, huwag po tayong magko-comment ng hindi maganda. Libre na po tong reading na to. Huwag po tayong mag-leave ng kahit anong negative, okay? And as well, please do subscribe, of course, to my channel. So, mga hindi pa nakapag-subscribe, and tell your friends na mag-subscribe din, di ba? And manood na rin. And of course, syempre, check nyo rin yung mga ibang social media accounts ko tulad ng Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Ayan. So, yes. Yeah. Sa TikTok, I am doing free reading there. Mag-comment lang kayo. And then, mag-reply ako ng reading. Yung TikTok ko, medyo dalawa kasi yung content ko. It's about tarot reading and the other stuff that I do regarding my craft. Ayan. So, yes, it's Queen Mac. Lahat po ng account ko, it's Queen Mac. So, hanapin nyo siya. Walang space. Ayan. So, yeah. Tara. Reading na tayo. Hi! Sa mga may Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ayan. This is for your November. Shuffle lang tayo. Siyempre. Ayan. Gemini. Sun. Ay. Excited ang mga cards sa inyo, Gemini. Sisihulugan na lahat. Masyado naman. Okay, ano ang theme? Ano ang theme? Ten of Wands. Perfect, sabi niya. Maganda ang December niyo is just that. Ayan. Baka daw kasi sa sobrang ganda ng nangyayari sa buhay mo, naman yun, makaakuhin mo lahat. Yan ang sabi ni Ten of Wands. May mga bagay-bagay kasi na siguro swerte tayo sa pera, swerte tayo sa lahat. Pero huwag mong akuin lahat ng responsibilidad. Ayan. Parang pwedeng breadwinner ka. Ikaw yung breadwinner or pwedeng baka this month ikaw lang yung maaasahan ng mga tao at medyo, ayun nga, bubuhatin mo ang lahat ng bagay-bagay. Ikaw lahat ang magiging responsible sa mga bagay-bagay na minsan nakaka-drain and nakaka, alam mo yun, pagod. Pero kasi yung ikaw lahat, swerte tayo kasi andyan yung mga grasya sa ating pupunta. Pero minsan, hindi natin maiwasan. O sige ako nang bahala dito. Ngayon ang sinasabi sa'yo ng card is chill. Hindi pwedeng ganon. Okay? Hindi kayang ikaw lahat ang mabubuhat niyan. Dapat may mga ka-share ka para matapos mo kung ano man yung gagawin mo.
And of course, hindi mo mas magaan din sa iyo at hindi ka masyadong ma-stress at mahirapan. Okay? So, check natin yung love life sa Gemini Sun Moon and Rising. Love life is okay. Ayan, may 10 of cups tayo. Masayang-masaya. Family, happy family. Pati yung mga pets nyo, masaya. I can see na okay yung family nyo this November. Walang problema. This can be your own family or pwedeng yung parents mo, siblings mo, or kung may anak at asawa ka. I can see na okay ang family mo, and I do have here yung Wheel of Fortune. Maaring may mga problema nitong nakaraan, pero lahat is maayos na. I can see that your love life is okay. If wala ka pa namang asawa, anak, pero you have a boyfriend, you're gonna be okay din yan. And kung single ka naman, yung family mo, yung parents mo, yung siblings mo, ayan, you're fine, you're okay. When it comes to love na nakukuha natin sa ibang tao, masaya siya. And I have a feeling na breadwinner tong taong to, na the reason why hawak mo ang lahat at wala kang jowa is because in sa family mo, you just wanna make them happy and they are happy. Kamag-alala, masaya yung pamilya mo. Huwag ka masyadong ma-stress na baka feeling mo kulang. Huwag ka mag-alala. They are happy and they are thankful. Maaaring hindi lang siguro na ipakita sa'yo ng mga taong po kung ano sila ka-thankful sa'yo, but they are masyadong ma-depress o ka masyadong ma-stress. They are happy sa mga ginagawa mo. Minsan siguro kung may makapatid tayong teenagers, medyo iba kasi yung ugali ng teenagers eh. But they appreciate it. Siguro it's just the way how natin sila kausapin or how nila tayo kausapin. That's why parang hindi natin ramdam. But they appreciate you. They love you actually. Hindi ko sa single to, parang single energy na breadwinner. Eight of Wands when it comes to financial. Ayun, bubunga or kailangan mo ng mga, alam mo, yung work hard. Kasi parang ang taas ng goal mo. Baka may pinapaaral ka pa. May pinapaaral ka pa yata. This is super single breadwinner energy. Yung mga Gemini na to. Ayun nga, puro one. Ito may ones ka. Eight of Wands. Ten of Wands. Puro ones. Work hard. Pero wag naman OA na OA. Lahat-lahat. Ha? Kasi, oh din. I have the Nine of Wands. Puro Wands. Puro Wands. Here is it. Parang naipit. Ayan, one. Okay siya. Magiging okay. Ayun lang, ate, kuya. Tignan mo din yung sarili mo. Sabi ko nga, wag puro ikaw. Itignan mo din yung sarili mo. Baka naman sa sobrang hard work mo, kakatrabaho mo, di ba? You have to protect yourself. Baka mamaya magkasakit ka. Di ba? Dapat i-check mo rin yung health mo, mental health, physical health, and emotional. Importante yan. Mental health and emotional, para physical, importante yan. Lalo na pag nagtatrabaho tayo, sobrang importante yan. Okay, Gemini, wag natin pabayaan ang sarili natin. Okay lang? Sige, kung gusto mong patayin yung sarili mo sa trabaho para maibigay mo lahat sa family mo, it's okay. Kaya lang, i-check mo din. Kasi baka mamaya, masobrahan ka, mabigla kang ma-heat stroke sa daan. Oh, mamaya, bigla kang pumitik. Ewan ko, mabaliw ka na lang. Kapag hindi mo na kaya, sabihin mo sa mga tao, sa paligid mo na hindi mo na kaya. Ang mungkin ko nun. Overall, I have 5 of rings. Di ba? Minsan kasi hindi mo na kaya eh. Sabihin mo para hindi ka mahirapan. Huwag mong solohin lahat. Huwag mong kunin lahat ng obligasyon. Baka ikaw na nagpapaaral lahat. Pati pala sa magulang mo, ikaw rin lahat. Eh, bakit hindi mo na magtrabaho kung nga rin magulang mo? Dumiskarte yung mga magulang mo kung mas bata pa yung maliliit, di ba? Pati sila dumiskarte. Pati sila gumawa ng tindahan.
magbenta habang ikaw, di ba, nagbagkita o diskarte, mga ganyan bagay-bagay. Ikaw ang maghihirap. Kaya huwag masyado. Kaya friends ako dito. It's group. Alam mo, okay lang naman maging breadwinner eh. But it doesn't mean na ikaw lahat-lahat. Ikaw na bills, ikaw na tubig, ikaw na kuryente, ikaw baon, ikaw pagkain, ikaw pa mag... Diba? Huwag masyado. Huwag kang masyadong... Ako, sige, ako na lang. Sige, ako nang bahala. Huwag ganun. Kasi sasanayan mo din yung mga tao sa paligid mo. Huwag ganun. Bigyan mo sila ng mga gagawin nila. Kung may pera ka, bigyan mo sila ng puhunan pang business nila. Diba? Tapos, singilin mo kapag okay na or mag-invest ka sa kanila. Tignan mo kung anong gagawin nila, kung paano nila papalaguin. Diba? Hindi po kasi nabing breadwinner ka, ikaw na lahat. Hindi ganun na mag-oo ka na at wala kang choice. Hindi. Maaring breadwinner ka, pero syempre, may mga bagay-bagay kasi na. Lalo na ngayon, hindi pwedeng ikaw lahat. Mahirap ng buhay ngayon, di ba? Kuha ka naman ng kasama mo. Sa pamilya mo, hindi pwedeng ikaw lang. Sa sobrang bait mo, sige ako nang bahala. Huwag ganun. Magka-problema sa financial. Sabi mo, sige ako nang bahala, pero may iba pa naman pala sa family mo na pwedeng tumulong. Tapos, inahayaan mo lang. Maano, di ikaw ang kawawa. Na-drain ka. Ay, Gemini. And yeah, okay. Kuha tayo ng isang card, Gemini, sa monology. Your commitment is being tested. Sabi dito po. Ayun nga, may mga tao din kasi na kahit sabihin mo, ako na lahat. Ayan. May mga tao pa rin na hindi ganong maniniwala kasi nga hawak-hawak mo na lahat. Eh. Parang for them, parang imposible yung magawa na to. Diba? Kaya maaaring may isa, iba sa, may mga member ka din ng family na willing kang tulungan. Kung hindi mo na kaya, sabihin mo in that way matulungan ka nila. Alright? Ayan, sa mga may Gemini, Sun, Moon, and Rising, huwag niyong solohin lahat. Ayan. I-share niyo din. Diyos ko po. Ayan. Malaki siyang single energy na breadwinner na hindi mo na magawa yung mga gusto mo sa buhay mo kasi nga gusto mo maging happy yung family mo. Ayan. So yeah, that's all for me sa mga may Gemini, Sun, Moon, and Rising. Of course, thank you so much and see you again next month. Bye!